magandang umaga po sa ating lahat at maging sa mga nanonood. Sa oras na ito, tayo ay mag-uumpisa sa ating gawain, kaya mangyari lamang po na tayo ay manahimik at mas mabuti na mas marinig natin ng maayos ang ituturo ng ating tagapagturo ngayon sa umagang ito. Tinatawagan na po natin ang study in the Word, Mrs. Jasmine Nozal. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Magandang umaga din po sa lahat ng nanonood sa ating live. Sa nung nakaraang linggo ay itinuro sa atin ni Sister Christy ang tungkol sa life matters to God. So, ang buhay natin ay mahalaga sa ating Panginoon. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang discovering and developing your spiritual gift. Sa Romans 12 verse 1 to 11 and 1 Peter 4 verse 10 to 11. So, 1 Peter, sabi dito, 1 Peter 4 verse 10, bilang mabuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. So ang focus natin dito ay every believer has a spiritual gift and should exercise it. So tayo bilang mananampalataya, pinagkalooban tayo ng ating Panginoon ng kaloob at nararapat lamang na gamitin natin ito para sa kaluwalhatian niya. So nais ng Diyos na malaman natin o matukoy ang mga kaloob na ibinigay niya sa atin. Christ gave each member of the church at least one spiritual gift to build up his body for the glory of God. So, ang spiritual gift ay mga kaloob ay ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang magamit natin sa gawain at makapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. So, may mga steps to discover and develop your gifts. Number one, distinguish between spiritual gift, fruit of the spirit, and natural talents. Leslie Flynn distinguishes between the fruit of the spirit and gifts of the spirit as follows. Sabi dito makikita natin ang fruit of the spirit. Ito yung sa Galatians 5:22-23 pertains to the Christian character. So makikita ito dapat sa mga mananampalataya sa atin na totoong tumanggap sa ating Panginoon na pinanahanan ng banal na espiritu. Di ba ito yung mga itinuro sa atin ng ating mga preachers, ng ating mga pastora, yung bunga ng banal na espiritu, yung love, peace, joy, long-suffering, at marami pang iba. Ito ay dapat na makikita sa buhay ng bawat isang mananampalataya. And the gift of the Spirit, sabi dito, it pertains to the ability, special abilities for service. So ito yung spiritual gifts, ito yung pinagkaloob, supernatural abilities na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon upang ma-accomplish natin yung gawain ng ating Panginoon dito sa lupa o dito sa mundo. So, ang natural talents, ang source niya from God through parents. So, maaaring namana ito sa ating mga magulang. At sa spiritual gifts naman, from God, independence of parents. Kasi meron kasi talagang, may mga magulang na hindi marunong kumanta, pero yung anak marunong. Pero ito kasi yung spiritual gifts ay nakuha natin ito from conversion. Nung tinanggap natin ang ating Panginoon, binigyan tayo ng mga kaloob ng ating Panginoon where the natural talents is from birth. So yun yung mga namana. Yung purpose is to benefit mankind on natural level. Sa spiritual gift naman, to benefit mankind
on a spiritual level. Yung process must be recognized, developed, and exercised. Ganon din sa spiritual gift, must be recognized, developed, and exercised. Dapat magamit din natin. Yung function, so natural talents ought to be dedicated by believers to God for His use and glory. Para sa kanya din, pang sarili niya. At where sa, ano, sa spiritual gift, ought to be used for God's glory. Para lang talaga sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, sa ating church, di ba, maraming ministry na meron tayo. So, isang team tayo na nagkakaisa upang yung ating mga talento ay ma-discovered, utilized for God and for growth of the body. So, para lumago ang ating gawain. Number two, devote time to study various gifts. So, maglaan tayo ng oras para pag-aralan ang iba't ibang uri ng mga kaloob. Ano sa palagay mo yung talent na meron ka? Yung talento na meron ka? As sabi dito, remember that some gifts may be manifest at this point in your life while others are still dormant. So yung iba, nakikita na, nahahayag na sa ating mga buhay. Yung andun yung kakayahan mo, yung nagagamit na. Samantalang yung ibang kaloob, hindi pa nade-develop sa sarili mo. May mga talentong nakikita o nahayag sa ngayon sa buhay natin at meron ding hindi pa. So, yun yung kailangan nating pag-aralan, kailangan nating ma-determine kung ano yung kakayahan na meron tayo. Number three, desire. Note your inclinations. So, kailangan nating mag-desire. Ano yung mga hilig natin? Ano yung mga gusto na gustong-gustong gawin natin? So, sabi dito, desire. Mag-desire tayo. Pwede namang humingi kay Lord eh. Diba? Lord, gusto kong matuto ng ganito. Lord, gusto kong matutunan kung paano maglingkod sa'yo ng tapat at totoo. Yung gusto mong magamit yung buhay mo para sa ating Panginoon. So, sabi dito, God provides for a ministry He wants done and equips the people through whom He wants to do it. Nagbigay si Lord ng mga ministry sa atin, sa church natin. May mga kanya-kanyang mga ministry tayo na sinasalihan. Kailangan din natin na gampanan kung ano yung tungkulin natin. The desire of a person for a particular gift will not guarantee the receiving of it. The prevailing factor is always the will of the Holy Spirit. So yung will pa rin ni Lord ang masusunod, hindi yung sarili mong gusto. Kasi hindi lahat ng gusto natin ay gusto ni Lord. Hindi rin lahat ng gusto nating gampanan ay para sa atin. So, sabi dito, number four, determined to use your gifts. Active participation in different ministries is one of the best ways to discover your gifts. You discover your gifts during the process of serving in different ministries. So, yung active na pagsali natin, active na participation natin sa mga ministry, ito yung way na matuklasan pa natin kung ano yung mga kaloob na meron tayo. Number five, dedicate your gifts to the giver. So, ang sabi ni Paul sa Romans 12:6-8, sabi dito, yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag ito ng ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ng tuang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. At mangaral ang may mga kaloob ng pangangaral. Kung ang pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung pag nagkakawang gawa, gawin ito ng may buong galak. So, dito, in-encourage tayo ng ating ni Apostle Paul na gamitin yung mga kaloob na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon.
So the exercise of your gifts then should be a direct result of our lives dedicated to God. So ito talaga kapag nakapasakop, inalay natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon, nakapasakop ang lahat ng area ng ating buhay sa ating Panginoon, ang paggamit ng ating mga kaloob, yung ginagamit natin yung ating kaloob para sa ating kaluwalhatian, sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, ang sabi dito, may tanong dito, can spiritual gift be abused? Sabi dito, sure. Will personalities tend to draw attention to themselves as they use their spiritual gifts? They are abusing God's grace. So, naaabuso din pala ang ating mga kaloob. Yung kaloob na binigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maaaring maabuso kapag ka, nakafocus na tayo sa ating sarili, iba na yung motibo sa ating paglilingkod, sa ating paggawa ng ating mga tungkulin. At sabi dito sa kabilang, conversely, the non-use of gifts is, at the very least, poor stewardship and probably lack of faith in God's ability. So, yung hindi rin paggamit ng mga kaloob na ibinigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay hindi rin mabuti. Diba, naalala natin yung the parable of the talents. Yung dalawa, sinabihan ni Lord, well done, my good and faithful servant. Kasi ginamit nila mabuti at maayos yung dumubli yung pinakalooban ng 5,000 naging 10,000, 'di ba? Pero yung 1,000 na ibinaon niya sa lupa, ang sinabi ng ating Panginoon, tamad at masamang alipin. So wag nawa nating marinig 'yon, kasi tayong lahat na nandito, tayong lahat na bilang mananampalataya, ay meron talagang kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. We are simply stewards or manager who are expected to use the gifts to produce much fruit for our Lord's kingdom. So pinagkatiwalaan nga tayo, dapat nating gampanan kung ano yung tungkulin ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Number 6, develop your gifts. After consecrating the gift, we should then cultivate it. Sabi dito, when a muscle is constantly being used and developed through exercise, it becomes stronger. So ganun din dapat yung conversely, when it is left alone, it becomes weak and undeveloped. So paano ba ma-develop yung ating mga gifts or kaloob? Number 1, by faithfully exercising our gifts in the service. So dapat ini-exercise, nagagamit ang ating mga talento sa ating paglilingkod, buong puso paglilingkod sa ating Panginoon. Number 2, sabi dito, by studying and training in order to grow in every aspect of our gift. So, pinag-aaralan, may training, studying and training in order to grow in every aspect of our gift. Hindi naman bigla-bigla na lang na magiging mahusay ka na kaagad. So sabi dito, as you study and train more, you will become more effective in ministry. And when we prove faithful in little entrusted to us, we will be entrusted with greater responsibilities. So ganun talaga, kapag nakita ni Lord na tapat tayo at mapagkatiwalaan sa maliliit na bagay, pagkakatiwalaan niya tayo sa malalaking responsibilities. Number 7, delight. Notice whether you are experiencing joy in your ministry. So, dapat may kagalakan na gumagawa. So, sabi dito, when you are rightly related to Christ, just as a body part is properly related to the head, you will enjoy ministering your gifts. So, andun talaga yung kagalakan na gumagawa ka sa kung ano yung talento inialay mo ng buong puso at buong kagalakan sa ating Panginoon. And on the other hand,
When you are experiencing frustration rather than fulfillment and are just enduring rather than enjoying your ministry, perhaps your ministry is not aligned well with the gift given to you. So, baka hindi yun yung ministry na para sa iyo. Kapag hindi mo hindi mo nararanasan yung joy, yung hindi ka nag-i-enjoy, hindi ka masaya, walang kagalakan, hindi yun yung ministry na para sa iyo. Sabi nga ni sabi dito ni Leslie Flynn, suggests that the delight principle is similar to the peace of God principle when seeking God's will. So if it is God's will, you will have peace about it. Similarly, joy comes when we use the gifts the Holy Spirit has given us as God intends. So ano yung mga, sabi ko may tanong dito, are you currently serving in any ministry? What gives you greatest joy in your service? On the other hand, what areas do you find most frustrating in ministry? So yun talaga, dapat kapag ginagawa natin ang para kay Lord, dapat may kagalakan, masaya tayo, hindi yung napipilitan. Hindi napipilitan lamang. So number 8, discernment by others. So get others people objective observation. So the discovery and development of our gifts does not happen overnight. So hindi talaga yun pagising mo, andyan na kaagad, agad-agad, andyan na. Aside from own assessment, we will also benefit from the observation of others who know us. So other people in the church may see a gift in us that we are not aware of. So meron silang nakikita sa atin, may kakayahan tayo na nakikita nila na hindi natin nakikita. So ganun din, and when we see a gift in others that they do not yet see, it is our duty to bring it to their attention and encourage them to use it. So maging ano tayo, maging tapat din tayo. Kapag nakikitaan natin yung isang kapatid na magaling siya dito sa ganitong area, dito sa ganitong area, dapat yung totoo din yung sasabihin natin. Kasi mahirap magkamali. Sabi dito, it is our duty to bring to their attention and encourage them to use it. We might think we possess a particular gift and yet others do not agree. So it is good to balance our perceptions with the perceptions of those who know us well. So ito kasi talaga minsan akala natin marunong tayo, mahusay tayo sa ganitong area. Pagkatapos yung hindi pala. Yung ano, may kanya-kanya kasi tayong kakayahan, may kanya-kanya tayong kakayahan, may kanya-kanyang talento na ibinigay, ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. So wag nating ipilit yung ating sarili sa isang ministry na hindi naman tayo naaangkop doon. Diba? Kagaya na, ako hindi ako pwedeng mag-audition sa dance kasi na ako marunong sumayaw. So kung saan ka, nagagamit doon ka. Kasi si Lord naman yung alam naman ni Lord kung saan ka, yung effective, mas nagagamit na ministry. So sabi dito, God gives, sabi dito, it is good to balance our perception with the perceptions of those who know us well. So kailangan, matuto din tayong makinig. Hindi yung kasi gusto ko. Kasi gusto ko talaga. Gusto kong mag-audition sa music. Tapos, hindi naman pala pang music. So dapat yung magkaroon tayo ng balance na pag-unawa or pag-iisip. Yung ganun. Kasi, pagtanggap. Siyempre kasi, pinagkalooban tayo ni Lord ng mga talento, hindi lahat ng mananampalataya ay pare-pareho ang talento. Iba't iba kasi para sa ang purpose ni Lord na binigyan tayo ng iba't ibang kaloob ay para mag-unite, maging maayos yung gawain, magampanan natin yung matagumpay na gawain. So God gives us gifts and others can often help us identify the gift that God given us.
So bilang ano, bilang pangwakas, wala tayong pangwakas. Ang ating mga kaloob, ang mga talento natin ay pinakaloob sa pinakatiwala sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ito to give glory to our God. So wag nating itago, wag nating sarilinin yung mga kakayahan natin, kasi kapag willing yung puso natin na sumunod sa ating Panginoon, andoon din yung willingness na maglingkod at gawin yung mga tungkulin na nararapat gawin. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid sa karagdagang katuruan. Tumayo po tayong lahat sapagkat tayo po ay dadako para sa scripture reading. Mrs. Merlin Tamundong at susundan ng opening prayer ni Sis Eden Marquez. Pagpalang umaga po sa lahat. Samahan niyo po ako magbasa sa Kawikaan, chapter 25, verse 28. Ang taong walang pagpipigil ay tumutulad ng lungsod na walang tanggulang, madaling masakop ng mga kaaway, papuri sa Diyos. Sama-sama po tayo manalangin. Hallelujah. Panginoon, isang kami sama-sama dumudulog sa iyo. Banal na patayin. Nagpapasama ko at nagpapakumbaba kami, Panginoon. At dumadalangin kami sa pagsama ng iba ng Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, dalangin namin sa iyo, Panginoon, na i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga dito. Ang mga gagamitin mo, Panginoon, sa pulpito, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom and knowledge. Sinabi mo mula sa iyo, O God, higit din sa Panginoon sa mag-deliver ng mga salita mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ma-deliver nila, Panginoon, ang mga ituturo mo sa amin, Panginoon, upang maisapamuhay namin ito, Panginoon. Sa buhay ni Sister Irene Lemente at Sister Argentina Tabo, ibigay mo sa kanila, Panginoon, yung eagerness, Panginoon, ang magpaghayat ng salita mo, O God. Salamat sa iyo, sa mga kapatid namin nang dirito. Hayaan mo, Panginoon, na ang aming mga espiritual na pagdinig, Panginoon, ay mabuksan, Panginoon, at hayaan mo na maitanim namin sa aming mga puso at isipan ang aming mga naririnig. Higit, Panginoon, ay maisapamuhay namin ito at upang mapadalot pa, Panginoon, ang mga katuwang ibinibigay mo sa amin, hindi lamang dito, kundi sa labas ng iyong mga gawain, sa labas ng iyong bahay-sambahan. Dalangin din namin sa iyo, Panginoon, na iyong mga wala pa, Panginoon, kahit mo yung kanilang mga pangyapak dito, Panginoon, at ingatan mo sila, O God, upang makasama namin sila sa mga gawain ito. Dalangin din namin ang katagumpayan ng mga gawain ito. Panginoon, yung pagsama mo sa amin ay napakainam na pangangailangan namin sa aming mga buhay, Panginoon. Sapagkat walang silbi ang aming mga gawain ito, Panginoon, kung wala ka, hangad namin po, Panginoon, ang katagumpayan namin sa araw na ito. Salamat sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, pagdakila sa iyong banal na pangalan. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid. Manatili tayong nakatayo sapagkat tayo ay narapo para sa ating pagsasayawan at pag-aawitan para sa ating Panginoon. Tayo pangungunahan ng ating mga kapatid na si Sis Mary Dispidad, Sis Noria Mislay, and Sis Adora Olin. Amen. Hallelujah. Tuloy na namapalad ang mga anak ng Diyos na narito sa kanyang tahanan. Amen? Na inuuna si Lord bago ang lahat. Amen? Kaya naman, sabi mo sa iyong katabi, mapalad ka kapatid. Yan. Sabay ano na rin, sabay haplos na rin. Yan. Yan. Sabihin ko, tayong dalawa ay magpupuri sa ating Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi. Nagtagumpay niya. Amen? Nagtagumpay si Lord. Kaya naman tayo ay mananagumpay din. Amen? Kaya ngayon, ating aawitan, ating pupurihin ang ating Panginoon na may buong puso na may, at may galak sa ating mga puso na pag-aawit sa Kanya. Amen? Hallelujah! Yes, Lord!
Ay gayon na lang humiyaw ang kanilang puso.
galak na naramdaman nila nung naitatag ang pundasyon ng templo. Wala pang bubong, wala pang sahig, wala pang dingding. Ngunit ang kanilang pasasalamat sa Panginoon ay todo-todo. How much more po tayo na kumpleto? Papasok na lang po tayo. Binuksan ng Diyos ang kalangitan para sa atin. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Ang hinahanap ng ating Panginoon sa atin ay pusong nagpapasalamat, pusong nagpapakumbaba at tunay na sumasamba sa kanya. Sa kanyang espiritu, hindi kung kani-kanino, kundi sa pangalan ng Panginoong Kristo. Sa pagkakataong ito, tingnan natin ang ating buhay. Gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Sa ating kalagayan dito bilang OFW sa Hong Kong, gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Minsan iniisip po natin, okay na, new normal. Pero paano tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon? Andun pa po ba yung adab? Andun pa po ba yung genuinity, authenticity ng ating pag-awit, ng pagbukas ng ating bibig, ng ating pagkilos para sa Diyos? Nag-iisang Diyos na umibig sa atin ng lubos-lubos. Sa pagkakataon pong ito, inaanyayahan natin ang bawat isa na sama-sama po tayong sumamba sa lahat ng may hininga sa buluhagang ito. Let us draw near to God. With all humility, buong puso, ibukas po natin.